hanap buhay ay mag-alaga ng bata. Pag wala po sa abra, pinababa nila yung bata hanggang sa nakarating po sila dito sa Baguio. Yung isa pong ninuno ng nanay ko, nakapag-asawa po ng dito sa may Baguio, sa lahi naman po ni Mateo Carino. Kaya magmula po doon, ang panahon po kasi noon, ang baka, ibinabiyahe, ibinababa. Magmula sa bundok, ibababa. Hanggang Baguio, bababa ng La Union, Pangasinan. Kaya pagka tinignan niyo po ang lahi ng Carino, magmula po sa Abra, sa Baguio, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, hanggang sa katuluduluhan po ng south ng Luzon, may Carino. Dahil po yun sa kanilang trabaho na magdala ng baka. Kaya noong pa lamang ho, oboy na ho. Kaya kung nakikita niyo ako sa mga pelikula ko na nakaboots ako, naka-leather jacket ako, eh kasi Baguio boy ako. Nagkataon lang ho na ako ay kinuha ng show business. You know, ako naman ho eh, ayaw ko naman mag-artista. Pero ang sabi nila, mga igrup, pogi. Tama, tama, tama. At ang mga igrup, talagang matigas. Eh, ginawa nila tayong action star. Yan. Kaya kung mapapansin nyo sa mga pelikula ko, lagi kong dinadala sa Baguio. Marami akong pelikula dito ko ginawa sa Baguio. Bakit? Kasi gusto ko maramdaman ng mga taga-Maynila, taga-Luzon, at ng mga taga-Baguio na yung pagmamahal ko sa lupang ito ay higit pa sa politika. Hindi po ako nagpunta dito para mamulitika. Sa totoo lang. Pupunta ho ako dito kahit hindi ako kandidato. Kung inimpita niyo ako, pupunta ako dito. Ang dami ko na akong pinuntahan dito sa sulok-sulok ng Cordillera. Ngunit ako ay inaimbitahan ni Jake. Thank you, thank you. Hindi ko alam kung gano'ng kagaling ang intelligence nitong taong ito. Nakatago na ako. Ay naapo. Nakita mo ba ako? Sorry, sorry Manong, sorry. Ano, sabi ko talagang igurot ko, talagang matinig talaga. Sorry po. Hindi, alam mo, problema. Ibig sabihin, ano, anak? Nagpintas na uwi. Sabi na, umunta ka doon sa, ano, Ikogun. Sabi ko, ano ba ang meron doon? Hinahunting ka doon? Wait, yeah. Ano ba? Bakit? Nagpakita siya ng video na isang grupo ng mga kapatid natin na minero na nag-iimpita sa akin dito. Sabi ko, sige, pupunta ako kahit na galing ako ako ng south. Biniyahe po namin yan kapunta dito. Hindi ko po yun pinagsisisihan na magbiyahe ng malayo sapagkat alam ko pagdating ko rito magiging masayang-masaya ako at makikita ko kayo. Gusto ko po ngayon sagutin yung mga katanungan ba't ako pumandita ko. Alam nyo, totoo lang, hindi ko gusto to eh. Totoo. Totoo po yan. Galing po yan sa puso. Madinga kaya. Totoo. Totoo po yan. Ang ako po, masaya na ako sa pagiging revolusyonaryo. Na ako ay nagsasalita, laban sa gobyerno, kapag sila'y may pag-uuna. Kapag na may ginagawa silang maganda, inupuri ko sila. Kapag may mga siraulong politiko, inabanatan ko, inaaway ko, inaantin ko. Masaya na ako doon. Ngunit, mga mahal kong kababayan, mayroon isang problema.
hindi na matapos-tapos ang struggle ng mga luma, ng mga royal blood na iguro. Hindi matapos-tapos ang problema sa lupa. Hindi matapos-tapos ang problema ng mga kapitalismo na nag-i-exploit sa mga lupain ninyo. Sabi ko sa sarili ko, kailan kaya dadating ang panahon na magiging federal ang Pilipinas? Ano po ba yung federal? Kailangan ipaliwanag ko sa inyo ito. Malamang